Sundan natin katanungan, isan ka ba daw makakabili ng accessories? Ayan, about accessories. Ano ba yung naging worst experience ko daw kay NK400? Tulad ng oil filter, ha? Yung oil filter nito, o. Oh. Ah, met. Sundan natin katanungan, isan ka ba daw makakabili ng accessories? Ayan, about accessories. Ayan. Ah, sa mga hindi po nakakaalam, meron po kami nga grupo ng NK400. Makakabili po kayo ng accessories dun sa president namin, ayan, kay Sir Cesar Domingo sa Biker Toys. Ayan, shoutout sa Sir Cesar. Minsan ako, kinukulit ko rin yan si Sir eh. Tanong ako ng tanong sa kanya ng accessories, pero hindi pa naman ako nakakabili kasi yung problema kasi sa akin, sobrang layo ko. Tapos hindi ako inabot pa ng ganitong itong COVID-COVID. Siyempre yung shipping is madi-delay. Lahat po ng accessories ng NK400 is dyan yung makikita kay Sir Cesar, kay President. Saka meron pa pong isa. Hindi lang naman po si Sir Cesar yung nagbebenta ng mga NK, ng accessories ng NK. Meron pa rin pong iba. Kila Sir Melvin, ayan, sa Two Wheel Zone. Nagbebenta din sila. At marami pang iba. Pero sila lang kasi yung matagal ko na nakilala. Kilala ko sila pero hindi nila ako kilala. Matagal ko na silang kilala na nagbebenta ng NK400. Actually sa kanila nga ako nagtatanong yung mga problema lang kasi sa akin, sobrang layo ko sa kanila. Ito mga, kung mapapansin nyo, ito mga accessories sa motor ko is lang yan, dito ko lang yan nabili sa mga motor shop dito sa amin sa Bicol. Ayan, tulad ng side mirror ko, ng lever guard, ayan, ng hand grip ko, lahat po yan, ito. Meron naman po kasi mga accessories na pwede sa NK400 natin. Kayo na lang po yung mamimili. Pero yung mga talagang para dito sa NK400 natin, like crash guard, ayan, mga tail tidy, medyo mahihirapan po kayo na makahanap dito sa probinsya para sa NK400. Malakas daw po ba si NK400 sa ahonan? Ayan. Meron din kasi nagtatanong ng ganyan eh. Okay lang po ba yung bigat niya pagdating po sa ahonan? Ayan, base po sa aking experience kay NK400, nung nagpunta po kami ng Mindoro, dumaan po kami sa may old zigzag, sa may bitukang manok, which is matarik po siya. Ang kasko po niyan si Mrs. Naiiyahan ko po itong NK400 nang naka-tercera, naka-ter gear sa bitukang manok. Pero pag medyo alanganin, syempre, pabawas ka ng gear. Ayoko namang mahirapan si NK. Kaya okay po yung si NK sa ahonan. Ayan. Saka yung sprocket po nito, yung teeth nito, marami ding nakakapansin. Kung sobrang laki daw ng sprocket niya. So siguro dun mapapansin kung dun mo makikita na mabigat talaga yung motor kasi sobrang laki ng sprocket nito eh, 56 to eh. So, ayan, okay na okay po siya pagdating sa ahonan. Saka depende na po rin siguro yan sa driving skill mo, paano ka mag-shift ng gear pagkaahonan na. So ayan, next question natin mga sir is, may naging issue ka na ba sa NK400 mo? Ayan. To be honest po, meron na po ako naging issue sa kanya. Hindi naman po yung napaka bigat na issue. Hindi naman yung sobrang bigat. Pero yung issue ko na yun dati, isa lang. Ayan. Dito sa panel gauge ko. Pero ngayon, wala na siya. Okay na siya. Nagbumoist kasi siya, pinapasok ng tubig. Pero habang tumatagal eh, kung mapapansin nyo, wala siya, okay na siya, hindi na siya issue para sa akin. Naging issue lang siya para sa akin dati nung sobra talagang daming moist, as in halos natatakpa na yung speedometer mo dahil dun sa moist. And sunod yung naging issue sa kanya is yung radiator niya. Meron akong isang clip ng video na nung pinapagawa ko yung radiator ko. Ayan siya. Nagbalik siya ngayon, NK400 din. Yung kulay sky blue na pink ang mag.
para sa kami ito. Si Ritz, ano to? 1,000 to. Si Ritz for speed. Ano to? Naka... 1,000. Yan pala ang nilalagay sa... Ito, ito ano nila to? High temp na yan. Kaya lang, pagkatapin nyo, dapat malinis yung ano, para kapit-kapitan. Tapos, pag nagtikas-tikas naman, pasang na naman. Nakatakot kasi pagka pinabayanan mo. Pero habang ano pa, nagagamit mo na anak ka na. Kaya nga. Kasi, nangyari sa radiator ko is kinalawang yung loob niya. Hindi siya tinamaan ng kung anumang bato, walang tumama sa kanya. Nabutas yung radiator ko dahil po sa kalawang. Kinain po ng kalawang yung loob ng radiator. Pag hindi po siya kinaya sa remedyo, papalitan niya na po talaga yan. Eh, ang ginawa ko po dito sa akin is kinaya pa siya sa remedyo. Nilagyan lang siya ng ano bang tawag doon? Epoxy ba yun? Pero yung pang radiator talaga. So, ayun, yun yung naging issue ko sa kanya. Pero sa ngayon, nagagamit ko pa siya. And... okay naman siya, okay na no? Okay yung NK natin. Wow. 77 degrees Celsius, kanina pa tayo eh. Siguro sa lamig na din ang panahon. Pero habang tumatagal, syempre, yung radiator ko, may tama na yan. Hihingi na yan ng kapalit. So, dun po sa pinagpagawan ko ng radiator, is nag-offer po sila sa akin na nag-assemble daw sila ng radiator. Sila daw po ang gagawa ng radiator katulad ng radiator ko. Kahit hindi na daw po ako bumili kasi mas maganda daw yung gagawin nila. Yung gagawin nila is pwede mo siyang i-overhaul, i-re-repair mo siya. Ayan. So yun pang naging issue ko sa panel gauge and sa radiator. Makina, top speed, lahat. Kung ano, wala pa ako nagiging issue sa kanya. Si NK ko nga po pala is 1 year and 5 months. 1 year and 5 months na siya. Ang odometer niya is 10K. Bira ko lang siyang gamitin. Long ride lang. Laging long ride. Next question po natin is, ano na daw ba yung naging top speed ko? Ako kasi, mga sir, hindi kasi ako more on top speed eh. Kung mapapansin nyo sa mga vlog namin, pag may charity kami, kahit naka big bike ako, kasama ko yung mga small bike, palagi po akong nasa likod. Hindi po, umuuna lang ako sa kanila para bidyan sila, pero ako yung tipo na bihira lang mag top speed. Pagka lang maluwag yung daan, siguro naabot ko ng top speed dito is 170 plus. Pero hindi pa po yun yung pinaka-top speed niya. May ilalakas pa po yun. Pero bihira akong mag-top speed. Hindi kasi more on top speed eh. Kasi syempre, mas intindihin mo yung safety mo, di ba? Nagta-top speed ako pagka minsan lang. Ayan. So, nakuha ko na pong top speed dito is 170 plus lang. Hindi ko po kasi malam kung 171, 170 or ganyan. Basta hindi ko pa kasi tinitingnan siya masyado yung top speed niya eh. Nakikita ko na lang siya sa vlog. Ayan. Pero sa mga ibang NK user na nakikita ko nagta-top speed, siguro napabot nila ito ng 180 plus. Ayan. Kay Sir Noli. Nagtatrabaho siya sa may Motostrada. So, ayun. Top speed, wala po tayo dyan. Pas tayo dyan sa top speed. Takbong ganito lang tayo. 80, 100, 70, 60. Ayan. Next question natin is, ano daw ba yung pinakang ayaw ko sa NK400? To be honest, mga sir, para sa akin, itong bike na to, ewan ko ba, hindi naman sa dahil may NK400 ako, no? Hindi dahil sa owner ako nito. Pero, isa lang yung ano ko, yung ayaw ko sa kanya. As in, isa lang. Yung ano niya, yung bigat niya. Mabigat kasi siya, lalo na pagka magpapa-atras ka. Tapos wala kang katulong. Grabe. Talagang babrasuhin mo siya. Lalo na sa height ko, 5'3 lang ko, 5'4.
ganyan, di ba? Eh, sobrang hirap niyan para sa akin. Lalo na pag nakatipto ka. Di ba? Kaya, yun lang yung hindi ko nagustuhan kay NK. Pero, sa lahat, overall, performance niya, gas consumption, sa makina, wala akong masasabi sa kanya. Ramdam mo po ba na yung takbo ng NK mo, I mean yung takbo ng makina mo is China made, ayan. Para sa akin, hindi ko yan ramdam. Kasi, depende naman kasi yan siguro sa nagpapatakbo or depende yan sa nagme-maintenance ng motor. Kung ano yung mapipil mo sa motor mo, kung China pa siya. Pero para sa akin, wala nang mga issue, ganyan. Hindi ko po siya ramdam. Okay na okay po siya. So, ayun guys, dito ko na lang tatapusin ang ating vlog. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo sa aking channel, Chill Rides. And click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga video. So, until next time na lang, abang-abang na tayo sa susunod nating mga videos. At sana nasagot ko lahat ang mga katanungan nyo. Hanggang sa muli, ciao!